Kidlat News Updates. Opo si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Higit sa 16 million pesos na halaga ng cocaine ang naharang sa isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Dinakip ang isang Salvadorian national na dumating sa NAIA Terminal 3 galing ng Doha, Qatar. Lumabas sa X-ray scan at canine inspection ang higit 3,000 grams ng cocaine na nagkakahalaga ng 16.5 million pesos. Ngayon pa lang, naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng bagyong Mawar. Sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, naghanda na sila ng higit sa 16,000 family food packs sa kanilang field offices, partikular sa lalawigan ng Abra at Apayao. Tiniyak naman ni Secretary Gatchalian na sapat ang kanilang relief goods. Kasabay nito ay nag-inspeksyon ng iba't ibang field offices sa kanilang warehouse upang masiguro na may sapat na imbak ng food packs sakalit manalasa ang bagyo. Inaasahan na mararamdaman sa araw ng Biyernes ang bagyong Mawar na tatawaging Betty, oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Aabot sa 10 miyembro ng New People's Army o NPA ang patay sa serye ng operasyon ng Visayas Command ng Philippine Army. Nagsimula ang operasyon noong Sabado na nagresulta sa kabi-kabilang engkwentro. Pinakahuling sagupaan ay nangyari kahapon sa Barangay Kaliling, Kawayan Negros Occidental na nagresulta sa pagkasawi ng isang rebelde. Noong Sabado, nasa 5 NPA ang patay sa engkwentro sa Barangay Quintin, Remo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.